tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, nagpaalam na si San Pablo dahil tinawag na siya para sa pag-aalay ng kanyang buhay, para sa pagpapahayag ng kanyang pananalig sa ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, nalangin ang ating Panginoong Hesus na naway tayo magkakaisa at mabigyan ng tunay na proteksyon mula sa Diyos na Ama upang tayo magpapatuloy sa Kanya at sa ating buhay sa pananalig sa Kanya. Sa ating buhay, tayo kuminsan ay sinusubok ng iba't ibang paraan at ang mga suliranin at pinagdaanan sa buhay natin ay kuminsan ay nagtulak sa atin dahil sa ating karapukan at kinaan sa kasalanan. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalo mo sa iyong sambay ng tinipo ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad. At sa gayoy, maililigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayong gabit-araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunanan ko. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang magpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapagbanal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang humita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na ang sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo.
labis nilang ikinalulungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang, magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ang awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitan ang pagpupurit, ang puon ay papurihan, purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang Buong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, magahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat, lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ang awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia. 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 Ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. Alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. At ang ating pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa mga salitang pamamaalam o mga huling habilin. Ang ating unang pagbasa na mula sa mga gawa ng mga apostol,
Kapitulo 20, verso 28 hanggang 38. Ito yung pamamaalam ni San Pablo, o huling habili ni San Pablo sa mga naitayo na sambay ng Kristiyano sa iba't ibang lugar, sapagkat siya ay pupunta na sa Jerusalem at doon harapin ang mga pagsubok bilang tagapagligta, bilang tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya siya ay naghahanda sa kanyang sarili sa pagsasaksi. Tulad ng nangyari kay San Pablo na siya ay nanalangin, nalangin rin ang ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19. Ito ay pangalawang bahagi ng dakilang panalangin ng Panginoong Hesus na nasa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 26. At itong pangalawang bahagi, kung ang unang bahagi ay tungkol sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang panalangin, ang pangalawang bahagi naman ay tungkol sa panalangin para sa kanyang mga alagad. Ang panalangin para sa kanyang mga alagad ay una sa lahat na sila'y magkakaisa. Kaya sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 11, Hin katos himes. Yan po ay salitang koinokona Griego, sapagkat ang Bagong Testamento ay nakasulat sa pinakaunang pagkasulat, hindi sa Latin o English, pero sa koinokona Griego. At ang kahulugan po ng hin katos himes, sana sila'y magkaisa gaya na tayo'y nagkakaisa. Na ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak, ang pagkakaisa ng ating Panginoong Hesus Nazareno at ang ating Diyos na Ama na si Yahweh ay siyang dapat tularan ng mga alagad o ng mga disipulo o ng mga apostol ng Panginoon. Kaya pong ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19, ay mayroon pong siyam na punto na laman. Ang una na mensahe dito ay ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin sa kanyang mga disipulo o mga apostol o mga alagad na sila'y ingatan ng Diyos na Ama sa kanyang una pangalan, pangalawa sa kanyang kapangyarihan, at pangatlo sa misyon. Ang pangalawa na mensahe nito na ang panalangin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na sana sila ay manatiling nagkakaisa at ang kanilang pagkakaisa ay siyang magbigay sa kanila ng proteksyon at ng kabanalan. Pangatlo, ang mga salita ng ating Panginoon ay maghahatid ng kagalakan na nagmula sa pagkakaisa ng Ama at ng Anak, ang kagalakan na dala ng ating Panginoong Hesus. Ito yung sa versikulo 13, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, na makita naman natin na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 11, na ang inyong kagalakan ay mapuspos gaya ng kagalakan ko dahil sa pananatili sa Ama. Ang pang-apat na kahulugan nito sa ating Ebanghelyo ay ang mga salita ng ating Panginoong Hesus ay naghahatid ng pag-uusig ng mundo, ng sanlibutan. Dahil hindi katanggap-tanggap ng sanlibutan ang katotohanan itinuturo ng ating Panginoon, sapagkat ang mundo ay punong-puno ng mga huwad ng mga balita, mga fake news, huwad ng mga balita na
nakakasakit at nakakasira sa buhay. Panglima, ang panalangin ng ating Panginoon Jesus ay kinakailangan at palalimin pa at paigtingin pa sapagkat kinakaharap ngayon ng mga disipulo o ng mga apostol ang kalaban na handang magpahamak sa kanilang buhay. Yon sa versikulo 15 ng ating ebanghelyo ngayon. At pang-anim, ang mga alagad ay iba sa mga taong makamundo. Sapagkat hindi na sila makasanlibutan, kinapuputan sila ng sanlibutan. Gaya ng ating Panginoon na hindi makasanlibutan, bawat isa sa atin na nanalig sa Kanya, hindi rin tayo makamundo o makasanlibutan. Pangpito, ang disipulo ay pinag-iba na. Pinag-iba na sapagkat ibuklod ang simbahan o ang sambay ng Kristiyano na kung saan ang ulo ay ang ating Panginoong Hesus at tayo na mga membro nito ay mga buhay na bato na kumukumpuni ng katawan ni Kristong Mistiko at tayo ay nagkakaisa dahil binayaran tayo ng Kanyang dugo upang tayo mabuklod na isang simbahan o sambayanan ng Diyos. Pangwalo, gaya ng ating Panginoong Hesus na pinadala ng Ama, tayo rin na nabinyagan sa Kanyang pangalan ay pinadala rin para tuparin ang misyon na ating ipahayag ang Ebanghelyo, ating ipahayag ang salita ng Diyos at ang kahulugan nito upang magkaroon ng kabanalan ang sanlibutan at ang lahat na magbalik loob at ito ay ang ating misyon. At panghuli, ang pangsiyam, ang ating kabanalan ay nagdepende sa ating Panginoong Hesus sapagkat Siya mismo ay banal at Siya ay nakiisa sa Ama, Diyos na Ama sa kabanalan. Lahat tayo ay magiging banal kapag ka ang ating ugnayan ay malalim sa ating Panginoon. Dito natin makita na ang panalangin para sa mga apostol o mga alagad o mga disipulo, versikulo 11 hanggang 19 ng Kapitulo 7 Ebanghelyo ni San Juan, na palang bahagi ng dakilang panalangin ng Panginoon ay para sa ating lahat na matuto tayo sa pagpanalangin hindi sa ating sariling kapakanan at pangailangan, bagkus para sa kabanalan ng simbahan, para sa pagpaigting ng ating diwa bilang isang katawang mistiko ng ating Panginoon na handang maghatid at magtuturo ng alitia o katotohanan. Alitia, ibig sabihin katotohanan, sapagkat ang ating Diyos ay totoo, dapat din totoo o katotohanan ang ating ipahayag at ang ating tinuturo. Kung ito'y ating ginagawa, napalalim ang ating pag-ibig sa Diyos sapagkat ang pinakapunot dulo ng lahat ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ang ating tunguhin sa ating misyon ay ang paglago at pagyabong ng pag-ibig na naghatid ng kabanalan at puspos na buhay o buhay na ganap at ikasisya sapagkat naparito ang ating Panginoon. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, na magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasisya. Naway, sa panahon ng Eukaristiya na isang sakramento at pinakadakilang panalangin, makiisa tayo sa dakilang panalangin ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus, habang siya'y paakyat sa langit, habang siya'y kasama ng Ama na kaluklok sa kanan ng ating Panginoong Diyos Ama upang tayo nakiisa sa Kanya. Hindi lang magkaroon ng kabanalan, tayo'y magkakaisa sa pag-ibig na maghatid
ng pagbabago, hindi lang sa ating buhay, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa mga istruktura ng ating sambayanan, higit sa lahat, kabuuang pagbabago upang ang Diyos ay siyang maghahari ng bawat puso at bawat kaluluwa ng sanglilikha. Naway, Diyos ang siyang sentro ng ating buhay sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanang ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Atin pong itutugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Ama, itinalaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na sa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at ang dapin ang alak na ito inumin inihain sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain na mga alay ng iyong inihabilin. At sa pagdiriwang ng tapat naming ganapin,
ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway suma sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapariyan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan ng ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring nagandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga nagsisiawit ng papuri sa himpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at ngayong pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria ni Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya lang. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga ministry o organizations sa samahan ng ating simbahan. Nasalubungin ang pagdating ng imahe ng mahal na Berhen ng Lourdes sa darating ng May 27, 2023, Sabado sa ganap na ikaapat ng kalahati ng hapon. Ang rito ng pagtanggap ng banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Manatili po ang imahe hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali. Makaisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsuot sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kaganang-loob at pag-iliw at sa kakayahan nito para kami dalisayin. Kami naway pagindapating lagi sa iyong nakalaan, nakahain. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sunod ng Quiapo, kayo naugnay sa mga ng iba't ibang live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ringgay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Naway ang ating panalangin sa Eucharistia o banal na misa ay maging taimtim na isang personal na pakipagtagpo sa Diyos na nagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao upang sa ating pagkinig sa kanyang mga salita tayo'y mabigyan ng pagbabago sa ating mga pag-isip. Sa ating pagtanggap sa kanyang katawan, naway tayo'y magkaroon ng buhay sa kabanalan. Ngayon na po ang basbas. Mangyari pa lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hayag mo sinan ng cross, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman.